ba, meron akong ganito. Ayan. Nag-aral ako ng ano, nung tungkol sa hilo-tilo therapy. Sabi ko, ayoko magkaroon ng sakit. Sa edad kong 40, nakakaranas din ako ng iba't ibang sakit sa katawan, pananakit ng likod. Tapos, syempre, yung minsan, ano, yung mayroon ako nakausap na tinamaan siya ng COVID. Tapos, nung nagkaroon siya ng ano, ng COVID, pwede mo yan, chance na yan, akin yan. Parang mina daw yung bagay niya. Yung pala epekto ng COVID talaga. So, ang dami ng ano. Ang hirap makumpain sa hospital lalo't wala kang pera. Kung kaya ka nagpakumpain sa hospital na private, alam nila na may pera ka pang tubos o kaya para makalabas ka. Kasi, pag okay ka na, lalabas ka ng hospital, alam mo na nagpakumpain ka dun na may pera ka kasi private yun. Compare naman doon sa public kasi marami na akong na-experience na libo-libo na yung binayara, mga 10,000. Nagsisiro-siro balance pa rin yun kasi marami kang pwedeng lapitan na ahensya ng gobyerno. O bawa, pwede humingi ng sa Kapitolyo, o kaya sa munisipyo, o kaya ay sa DSWD, o kaya ay sa PCSO. So talagang ano, marami kang pwedeng lapitan. Either naman sa public, talagang ibig sabihin, pag nagpakumpain ka doon, talagang may pera ka kasi private yun. Maganda ang servisyo ng private kasi sa public naman, na experience ko din naman. Kasi nga, talagang public talaga, CR pa lang ng public, nakaranas na ako, ayan, baho. Tapos yung nakaranas na rin ako na sinabihan yung nagbabantay ako sa isang amo ko, na yung bagang dexters niya, dexters talagang na magato. So sabi pa nga ng nurse eh, ano nga yan, lagyan nyo lang yelo. So dun ako nag-iinit ang ulo. Nga ako talagang tao lang ako, pero totoo din talaga nangyari yun. And then, sige, kwento ko lang, iba talaga. So ang hirap, kaya minsan, dinadaan ko na lang yung pag nakasakit ako, maglaga na lang ng sambong, para mapaihi, o kaya ano, malinis yung mga toxic sa katawan, o kaya yung inom na lang ng mga kung ano nung herbal. So yun lang, and dito na po ini-end ang video ko. Bye.